Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan, nag-sweatshirt na ako. Hindi na kaya yung lamig, makakainag siya, no? Kaya naman, pero wala, kailangan na talagang magsuot ng sweatshirt. Pinapasyal natin tong damulag na to. Yan, no? Maambon. Lagyan natin ng tapaludo yung ating bunbunan ng landingan. Yan, baka magkasakit tayo. Inabuto na kami ng ulan ni Sayon. Ayan, no? Dito tayo, liko na. Liko na tayo, liko. Hey. Yung mga cherries dito, mga kainags, wala na, tuyot na, no? Ayan, no? Ayan, hindi na natin mapakinabangan to. Hindi na natin mapipitik tong mga to. Tingnan nyo, ayan, no? Ayan yung mga cherries, no? Na mga tinitingnan natin noong nakaraan. Ayan, tuyot na, no? Ayan, no? Ito, itong puno na to, sa fall. Ganda nito, ang ganda ng kulay ng mga dahon nito. Ganda ng mga kulay ng dahon yung pagka nag-fall ng mga October. Let's go! Yan, nakakita ng kuneho si Sayo, no? Kuneho, ayan, no? Yung kuneho na yan, mga kainags, ano? Pag summer, kulay brown yan. Pero pagka winter, nagiging ano siya, puti. Kakulay ng snow. Lika na, lika na! Let's go! Let's go! Lika na na! Bira tong asa na to. Parang hindi ako sanay magsuot ng mga nakakover yung buong katawan natin ngayon, ha? Nasanay ako na nakasando, naka-t-shirt, naka-chinelas, naka-short. Tapos walang talokbong yung bunbunan. Nagsusombrero lang tayo pag sobrang init ng araw. Ikaw naman ang susunod na ipapasyal natin, ha? Ayan, tuwan-tuwa si Sayo. Halika-halika, ha? Suotan ka natin ng ganito. Ayan, halika-halika. Mga kamatis na... Ayan, ha? Ayan, ha? Yan, mga hinog. Meron pa rito mga hilaw, ayan, ha? Harvest natin mamaya pagkatapos natin ipasyal si Saya. Ayan, dito pa yung mga lumang sopa natin, no? Hindi pa natin itatapon. Puntahan natin yung libre na walang bayad doon sa tapunan ng mga basura. Ayan, kasi doon sa mga hindi nakakaalam, dito sa Edmonton, Alberta, Canada, pag nagtapon ka ng basura, mga ganun, katulad ng mga ganun, may bayad. Ayan na, oh. Ayan na yung sinasabi ko sa inyo, mga kainags, ano? Ang mga dahon ay nagkukulay dilaw na at nagsisimula ng bumagsak sa ilalim ng kanilang puno. Ayan, no? Grabe, ayan, no? Nakakalungkot lang. Ako, nalulungkot ako pag nakikita ko na yung mga dahon ng puno. Ganyan na. Kasi yan ay sinyalis na ng patapos na ang ating maliligayang araw dito sa Alberta, Canada, no? Siyempre, ang kasunod niyan, malamig na panahon. Tsaka snow na, siyempre. Winter. Yan. Alam niyo naman, pag winter, siyempre, ay limitado na ang ating paglabas-labas sa bahay natin, ano? Dahil nga, syempre, malamig, madulas ang daan pag nagda-drive. Ang dami mong susuotin para hindi mo maramdaman ang lamig. Maraming trabahong naghihintay sa'yo pagkagising mo sa umaga. Magsho-shovel ka ng snow sa harap ng bahay at likuran ng bahay mo. Tapos magkakaskas ka ng yelo sa windshield ng sasakyan mo. Ang daming cheche-bureche, mga kainags. Pero ganun talaga, no? Hindi tayo pwedeng magreklamo kasi dito tayo tumira. Pinili nating tumira rito at choice nating tumira rito. Siyempre, ano lang, nababanggit ko lang kasi siyempre, nasanay tayo ng summer, no? Ang sarap ng buhay natin pag summer, eh. Di ba? Sobrang saya. Kaya hindi natin maiwasan minsan na masabi natin, ay, winter na naman. Alam niyo yun, doon sa mga hindi pa nakakarating ng Canada, alam ko na excited kayong makita ang snow kasi ganyan din ako dati. Pero siyempre, tumagal na tayo dito sa Canada, na-experience na natin lahat ng season, yung four seasons dito sa Canada, no? Winter, spring, summer, or fall. Kaya nga sinabi ko, eh, tuloy lang ang buhay sa Canada kahit anong seasons pa yan. Pwede kayong mag-comment, mga kainags, ano? Kasi hindi ko mag-gets ang purpose nito, eh, no? Last week ko lang nakita ito, eh. Yan, yung ganyan. No? Bakit ba sila, ano bang purpose nito? Ba't sila naglalagay ng ganito? Parang alanganin yung paglagay nila, ano, yung pwesto. Yan, no? Hindi ko alam kung prone ba sa accident kaya nila nilagyan ng ganyan. Meron din doon, eh, sa mga kanto naman. Hindi ko lang mag-gets kung anong purpose yun. Pwede kayo mag-comments, mga kainags, ano? Kung bakit may ganyan, no? Yan. Yan, katulad nito, mga kainags, ano? Ito, pwede ko pang maano to, maisip na kaya sila naglagay ng ganito sa kanto, sa corner. Eh, kasi siguro baka may mga nadidisgrasya dyan, may mga aksidente dyan, ano? Para kung sakaling nandito ka, iiwas ka rito, pagliliko ka dito, no? Kaya nila nilalagyan ng ganito. Yun lang yung ano ko, yun yung aking opinion, no? Pati doon sa isa, may ganito sa corner, meron din, eh, no? Baka mayroong mga aksidente pagka lumiliko rito, may papunta rin doon.
Ayan o. Ayan. Medyo ano lang. Na curious lang talaga. Eh tabi dyan. Simulan na natin mag-harvest nung mga kamatis. Tanggalin ko lang muna tong nakaharang dito. Ayan. Nakasabit lang naman to kaya madaling tanggalin. Ayan o. Sinabit ko lang yan dito. Tanggalin lang natin. Ang hirap ha. Ayan. Alright. Nagbagsakan ha. Ayan. Tatakunin na natin to mga ano. Ingay. Kunin na natin tong yan na yan na. Mga kamatis dito. Ayan. Ayan. Dami rito. Yun po. Okay. Ito yung isang maliliit eh, pero wow. Tapos doon na lang natin papulahin sa loob ng ating bahay. Yan o. Yan pa, ang dami dito eh. Oh. Yan. Sarap mag-harvest, no? Gusto ko yung nag-harvest ng ganito eh. Nako, ayan ang sinasabi ko sa inyo. Umalis ka kayo dyan. Kaya nilagyan natin ang bakod to dahil itong dalawa maninira ng mga halaman to eh. At saka yung kamatis bawal sa aso to eh. Tumimik yan. Ayan po, ayan o. Kunin natin ito. Tahimik. O, diba? Itong dalawa, pwede na ito. Lagyan natin dyan. Ayan o. Yun. Ayan o. Ako. Alasa kasi sa katapusan ng September, mga kainags, ano? Sa September kasi, katapusan ng September or first week ng October, malamig ng panahon na yan. Pag hindi natin kinuha ito, mapuprose na ito. Masisira na. Wala na. Ano yan? Yan, lagay lang natin dito. Di ba? Ito yung nakuha nating ano, kamatis ano. Ay, wala si. Nako, dito nga natin lagay. Baka madali nung dalawa, bawal sa kanila. Dito. Yan. Tapos ang gagawin ko, tatanggalin ko na 'yon. Lalagyan na natin sa basura, mga kainag, ano. Tabi. Ganda oh. Hey! Ha? Yan. Parang kailan lang nung tinanim natin to, no? Grabe. Meron pa pala rito. Ito pwede pa natin kunin to. Kunin natin. Parang kailan lang nung tinanim natin to. Tapos ngayon ganito na, no? Dati ang lit-lit lang nito, no? Binigay ito sa atin ng kapitbahay natin. Ganito lang yan kalaki dati. Ito na naman ito, mga aso na ito. Kunin muna natin ito, sayang ito. Yan. O, diba? Kunin natin ito. Yan, tsaka ito. Yan. Ayos. Alright. Dami ito, sarap kasi ito eh. Malasa kasi ito, mga kainags, ano? Lalagay lang natin sa salad, ganyan. Yan. Yan. Lagay natin dyan. Nako. Bango, ang bango. Lagay natin. Uy, mayroon pa rito. Ito, kunin natin, sayang 'yan eh. Tapos may mga ayan, may mga green onions din na sumisibol dito, mga kainis. Ano 'yan, no? Green onions. Mga tinanim ni Mahal na rin nung nakaraang 3 years ago na kasi nagkakaroon ng buto 'to eh. Yung buto pag nagbagsakan diyan, every year tumutubo. Ayan oh. No? Mga damo rito. Naku, matindi ng kapit ng damo na to. Ito mga onions oh. Green onions. Tupa. Ayan oh. Ito, tanggalin natin to. Minsan pag napabayaan mo, hirap na tanggalin. Ayos na oh. Yan oh. Okay na. Tanggalin na natin to. Tapon na rin natin to pagka tinapon natin yung mga nandun oh. Dito muna natin lagay. Yan. Hatid lang muna natin si ano, si Mahal na Reyna. Tinakas na naman yung sakya niya. So, pinawisan tayo dun sa treadmill natin. Sarap pawisan. Grabe. Ito lang ba sinasabi ko eh. Maghatid ka na lang eh, maghihintay ka pa. Mira naman tong. Hindi, lakas ng loob magsalita eh. Wala pa sa tabi ko eh. Andiyan pa lang eh. No? Mamaya, pag nandito na sa tabi ko yan, hindi ko na masasabi yung sinabi ko. Oh,
Ang tagal naman ng asawa ko, pero ayos lang yan, walang problema dyan. Anong ayos? Ay, yung dalawa nakasunod. Ay, ganun ba? Basta ikaw, kahit na matagal ka, hihintayin kita, alam mo namang mahal na mahal kita, ipakis nga ako. Na? Papakita mo na naman na anong... Ayun na naman, pambihira ka naman. Siyempre, ganun talaga, papakita natin na nagmamahalan tayong dalawa, mahal kita, mahal mo. Sa camera lang yan, sa camera lang yan. Huwag mo akong imbisto. Mamaya mo na sabihin, pag pinatay ko na yung camera, bihira ako talaga. So tara tara, hatid natin sa si Mahal na rin at baka marami pang sabihin. Mabisto pa ako. Kukunin niya yung sakya. Hatid muna natin kung saan tinara din sa sakya niya ng ating bunsong prinsesa. Ayan, sa sakya mo ha. Yan ha. Maganda sa sakya mo. Sige na, baba ka na rito. Thank you. Sige, mamaya na yung halik ha. Sabay alis ha. Sabay umalis ka agad. Halik agad ako. Sabay alis ha. Sige na. Tara na mga kinags. Ay, ang ganda na tingnan, ano? Yun. Uminit na. Lumabas na si Haring Araw kahit pasilip-silip lang. Buti sumikat na si ano no, si Haring Araw ano. Kahapon tsaka isang araw, grabe. Umuulan eh. Ayan, tinanong ko lang ulit itong ano, itong mga cherries dito mga kainags, ano, yung tinitira natin, yung dinudugas ko. Tingnan nyo na, wala na oh. Wala na, no. Tuyot na. Ayan, no. Para na siyang pasas. Para na siyang pasas, no. Ayan, mga tuyot na. Parang pasas eh, no. Ayan. Ayan na. Wala na. So maghihintay na lang ulit tayo next year para mandugas, para pumitik. Tapos yung raspberries doon wala na rin. Matagal-tagal na naman yung paghihintay natin para makapangpitik. Yan, pagka nagugutom ka, dadaan ka lang sa mga ali ng mga bahay. Ito ali to eh, no, ali. Maliit na daanan. Mabubusog ka na kasi maraming mga ano rito eh, mga prutas. Ito wala na oh. Wala na yung raspberries. Lana, naubos na. Dadaan ka lang sa mga ano, lalo na doon. Maraming mga mansanas, may mga pears, yan, P-E-A-R-S, yan, prutas na ganun. Pitas-pitas ka lang. So, sobrang dami. Pero syempre, maganda yung magpapaalam ka. Pero sabi ko nga sa inyo mga kainag, sana, sa sobrang dami ng mga prutas ng mga kapitbahay natin, hindi na nila napapakinabangan yun, nalalaglag na lang. Sayang, katulad yung cherries na yun, especially na sa daan, labas ng daan. So hindi ko naman ina-advise na gawin nyo na mandugas, mangupit katulad ng ginagawa ko. Kasi sa atin sa Pilipinas, di ba, parang pag meron kang nakitang pumipitas ng mga prutas mo, di ba, parang sige, okay lang yan, bigyan mo, gano'n, di ba? Kasi kami dati sa holiday homes sa Cavite, General Trias Cavite, sa may Biklatan, meron kami avocado tsaka yung sauerkraut, guyabano. May mga lumalabas na avocado tsaka guyabano sa labas ng bakura namin. May mga dumadaan doon, kumukuha sila. Hinahayaan ko lang kasi sa sobrang dami mga kainags, ano, nabubulok lang, kinakain lang ng mga ibon. Kinakaya lang ng ibon. Eh kaysa kainin ng ibon or mabulok lang, eh mapakinabangan na ng mga tao, di ba? So tuwan-tuwa sila doon. Kaya pag nakikita ko, pumipitas sila, hinayaan ko lang. Makakilala ko naman yung mga kapitbahay ko naman yung mga dumadaan doon sa subdivision namin. Kaysa naman mabulok, eh hindi naman namin kayang ubusin lahat yun. Sobrang dami na, mapupurga kami. Di ba? Kaya ganun, hinayaan ko lang. Meron kami hanggang ngayon yung avocado namin. Nandun pa rin. So yung bahay namin sa Holiday Homes, General Trias Cavite sa may Biklatan, merong pinapaupahan na lang namin. Mura lang paupa namin doon eh. Yung basta maayos naman yung bahay namin doon. Meron siyang bakanting lupa, may parking. Yan, so pinapaupahan lang ni Mahal na Reyna nang, kung hindi ako nagkakamali, yung mga nasa 3,500. Mura yun, murang-mura. Diyan sa may ano, Biklatan, oh, mga taga-Biklatan, General Trias Cavite, or sa lahat ng mga taga-Cavitenyo, shoutout sa inyo lahat. Kasi diyan kami nagtrabaho dati sa may Intel Philippines, Gateway Habalera. Nung nagsarado, yun,
blessing in disguise, napunta ako ng Canada. Pero kung hindi nagsarado yung Intel sa Gateway Habalera, malamang wala ako sa Canada. Kasi masaya-masaya ako doon sa kumpanya namin na yun. Wala, nagsarado eh. Doon ako ng problema nung nagsarado yung kumpanya namin. Kasi sa edad ko, tsaka sa aking kakayahan ng aking utak, eh alam kong hindi ako makakahanap ng maayos na trabaho sa Pilipinas. Yan, laki problema ko nun. Mabuti na lang. Eh, napunta tayo ng Canada. Yan. Grabe. Kaya kayo mga kabataan, mag-aral kayo maigi. Pasok nyo yung mga tinuturo ng teacher nyo sa utak nyo. Hindi ka tulad ako, puro laro nung kabataan. Kaya na problema ako eh. Mabuti na lang, sinuwerte tayo. Maraming salamat sa Panginoon at nakarating tayo ng Canada. Yan. Pero syempre mga kainags, ano, nalalaman na lang natin yung ating mga pagkakamali sa bandang huli. Diba? Pero hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa namang itama, 'di ba? Ang dami sinabi, no. So 'yun, napakamura lang nung ano, nung pinapaupa namin sa bahay namin. Pero usually ang upa dapat doon mga nasa 6,000 na mga kainis, ano? Kasi yung bahay namin sa Biklatan, General Trias, Cavite, Habalera. Ano 'yun eh? Corner, no. Tapos may bakanting ano, may bakanting lupa sa harapan. So, pag kailangan mo ng parking sa sasakyan mo, doon mo ipapark. Kasi nagkakaroon na, kung hindi ako nagkakamali, na parang nagkakaroon na ng problema sa parking. Kasi ang dami na mga nakatira doon. Kumpara dati, ang dami na nakatira. Siyempre, ang dami may mga sasakyan. Minsan, nagkakaproblema na sa parking kasi wala na madaanan, wala na mapagparkingan, masikip na yung daan. Yan. Kasi yung subdivision namin doon, hindi naman ganun kalakihan. Hindi naman siya yung pangmayaman talagang subdivision. Kasi row house yun eh, row house. Eh kami, nasa corner kami. Tapos yung kabila, yung extra lupa, binili ko na rin para malaki yung lupa natin. So within 5 years, nabayaran ko yun sa Pilipinas. Ganun din, ipon bayad. Lahat ng benefit sa trabaho, binabayad ko hanggang sa nabayaran naman natin. So kasi malaking tulong yung ano eh, yung mga stocks na ano, no, market stocks na libre na binigay sa atin ng kumpanya naming Intel. Tapos bumibili din kami ni Mahal na Reyna ng shares ng stock sa Intel Philippines na trabaho, kung saan kami nagtatrabaho. Kaya nung mataas ang stocks, binenta namin at dinaw namin sa bahay. Kaya nakuha lang namin siya ng 5 years na bayaran na namin. Daming sinabi, no? naiwan ko pala yung sinampay ko rito. Uy, teka, ang ganda. Ito sinasabi ko sa inyo, ang ganda, mga kainags. Ganda nito. Damulan to, pero ang ganda ng kulay niyo. Gustong gusto ko siya, kaya hindi ko siya tinatanggal. Eh. Ganda niya. Ito pa, isa pasibol. Oh. Naiwanan ko pala ito. Nakalimutan ko kahapon. Ayan, oh. Oh, diba? Ilang ano na lang, ilang linggo na lang pagsasampay natin niya, wala na. Yan. So, mga kainags, maraming salamat sa pagsama. No? Thank you very much. Don't forget to subscribe. Click the like button. Leave your message. Maraming salamat po. Kita tayo sa mga videos. Hanggang sa muli.